meron tayong papanoorin habang nililinis yung ipin. Meron tayong Bluey para relax kayo habang nililinis yung ipin. Maraming bata ang napapakapit na lang kay mommy o daddy kapag bibisita sa dentista. Kaya naman ang ilang dentista tulad ni Dr. Ryan D. Guzman, todo effort para hindi siya katakutan ng kids. We designed the clinic na pambata yung kulay, so nakakatulong, may laruan. Yun yung pinapalitan namin yung pangalan, no? Yung panghigop ng laway, Mr. Straw. Okay? Kapag yung pantingin ng ipin, Mr. Mirror. Yung anesthesia, pampamanhead, ano siya, Sleepy Juice. Yan. Bata pa lang daw, dapat nang mag-maintain ng proper dental hygiene. Ang pagsisipilyo, number one, non-negotiable siya. So it starts as soon as may ngipin na yung bata, which is 6 months. Dapat tinututbrush siya na. Pag nabulok yung ipin, magiging masakit yung ipin. So pag masakit ang ipin, consequence number two, hindi makakain maigi yung bata or malnutrition. No? At kapag tumagal pa po yung sira ng ipin, usually mga pasyente nakikita ko po dito sa clinic na mamagana po yung muka because of an infected baby tooth. Panawagan ni Doc Ryan sa mga parents, turuan ang mga anak nila na huwag matakot sa dentista, may premyo man o wala. O yan mga kids, dahil naupo kayo sa dental chair at pinakita yung ipin, syempre may surprise. Yung promise na surprise, meron kayong laruan. Meron tayong for the boys at meron laruan for the girls. Kaya balik kayo sa dentista na malapit sa inyo para meron pa kayong marami pang mga toys. Bye-bye! Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.